Gusto mga kantors, nagbabalik po Mr. Kilabot, Mr. Kilates. Unahin natin itong kay Rico. Sarado agali mo na ipakilates naman po kung ito na ang 1 piso 2013 prosted, wala pa kasi akong hawak. Tignan po natin, ano na miss ko, mangilates mga kantors, medyo nagpahinga lang, no? Sa unang tingin, hindi po ito yung mint prost ng 2013, no? Kasi alam naman natin na napakahirap hanapin ang 2013 mint prost. Ito po ay yung common variation ng 2013, no? Ayan, makapal yung rim niya. Yung napapansin mo na parang frosted effect ay luster lamang po iyan, no? So, luster coin 2013. Ayan, no? Keep hunting lang at makahuli tayo ng 2013 mint frost or frosted coin. Kahit man po ako, wala pa akong 2013 na frosted, eh. 2012, no? Nagkaroon tayo noon. Da ilang piraso at naipagbili natin yon online. Ayan, at ngayon wala na rin akong hawak ngayon. At tuloy-tuloy lang din siyempre sa paghahat. At ito naman kay Ronald, good PM po ako, pahelp po maibenta ang mga ito para sa aking anak na nag-school, third year college po, pang upa lang sa kanyang tinitirhan. Salamat po. Ayan, no. Unang-una, bago po natin iasa ang ating ibang pangailangan, kung sa tingin natin maipagbibili ba o hindi ang ating mga kinukolekta, aralin po muna natin kasi hindi po lahat ng ating naitabing mga old coins ay naibibili po. Although may maliliit na value lamang po ito sapagkat ito po ay mga common foreign coins. At kung mayroon mang value at may bibili yan, napakaliit lamang po. At hindi natin na masasabi na makakatulong para pang upa, no? Maliban na kung inyo pong hawak ay mga silver coins talaga, no? Mga USPI, mga yun nga, mga silver. Kasi may pagbibili kung marami kang mga silver coins, talagang pwede nating i-pandagdag sa pag-upa. At pagdating naman sa mga papel, mga counters, dapat po ay uncirculated. Yan, kahit maganda ang serial number ng ating banknotes, kung hindi naman po uncirculated na tulad nito, medyo circulated na at hindi na talaga maganda ang kondisyon, ay hindi na po iyan maipagbibili. No? Sinasabi ko na po yung katotohanan para alamin natin kung ano ang pwedeng maipagbili. Ito naman kay Alberto Paluga, no? 5 piso, no dates, no scallops, no name. Ayan yung kanya 5 piso, no dates. Hindi na natin alam kung anong year ito. 5 piso, ito po yung mga tinatawag na die adjustment strike error, no? Digit error po yan. Iba naman na pagkakamalan nilang man-made po ito, ano? Dapat din natin matutunan kung paano tumingin ng man-made error at yung natural na error. Ang mga mint error, di ba nangyayari yan habang ginagawa o sa minting process nito mga bariyang ito. Ayan, ito naman kay D. Cyrus PTPA, Sir Idol, Kalimionin, pakisipat or pakikilatis naman po itong NGC 5 piso 2019, bilog at nonagonal para pong may pinagkaiba sa ibang 2019 na bilog. Pasama sa segment. Ayan, naisama natin. Ang napansin ko dito sa 5 piso mo, ayan, no? Sa part na po yan, sa noo, no? Sa noo ni Andres Bonifacio, na meron po siyang tinatawag na lamination peel error. Kasi yung normal na 5 piso, wala naman po tayo makikita ganyan. No? Ayan, at sa reverse ito, meron po itong variation na tinatawag na reverse frost. Ayan, variation po yan, yung kanyang reverse glossy lang, no? Tapos yung reverse ay frost. At ito namang isang nonagon mo, meron po siyang extra metal dito or excess metal dito sa kanyang ring, ay error coins din po yan. So meron ko pong dalawang error coins, pero normal na frosted ang mga nonagon, karamihan yan, halos lahat yan, no? Meron mang ilan dyan mga glossy type na dapat din nating mount, no? At pagdating naman dito sa 5 piso mo, no, lamination peel error. So okay, okay din naman for collection yan. Yung mga ating kinukulita at tinadagdag natin sa ating mga collection, no? So sumunod itong kay JR Okwendo Boss, pakicheck po kung error po yan. 3 star and a sun dapat po, diba? Kaso yan po, nung tinitignan ko ng mabuti, ay no star and a sun po. Sabi niya walang star yung kanyang 5 piso. Mga ka-hunters, tignan po natin. Yan, importante kasi alam natin yung ating mga hinahawakan. Naglilibang tayo, nagko-collect tayo. Sa reverse,
Itong 5 piso mo nga 2002 ay wala nga siyang mga stars. Ang mga stars na yun ay makikita ang nakapalibot sa araw na yan, yung sagisag ng araw na yan, yung bilog, diba? Wala eh, mga ka-hunters. At meron din itong tinatawag na extra thick script of legend or embossed lettering. Itong 5 piso na ito, 2002, at makapal din yung scallop borderline niya, 2002. Ayan, naglabasan po kasi yung mga ganito klaseng error simula nung na-content natin, no? Unti-unti nga na ipapakita sa atin. So lumalabas na medyo katamtaman lang, no? Yung mga stick script of legend sa 2000. Pero kasi itong isang ito ay walang star, so mid errors na rin maituturing ito. At pwedeng i-collect. Pwede po yan, no? At siyempre baka kami magtatanong dyan, mga baguhan, ano naman kung walang star yan, may bibili ba? Yan palagi ang komento ng mga baguhan. Hindi naman po problema kasi kung walang bibili. Sabi kasi mga coin collector, coin hunters, nag-hunting po kami para sa aming pong libangan. Kung may pagbili o hindi, okay lang. Ang importante, masaya kami sa aming ginagawa. Okay, kung baguhan ka lang at interesado mag-collect, mag-join sa aming membership. Click yung join button na yan. At kapag makapag-join ka, ba'y maipapasok ka namin sa group chat. Magkakaroon ka ng connection, syempre. Kailangan niya. Dito sa aming Facebook page, pakipollow na rin. At dito ka po mag-listing ng mga coins na gusto mong ipakilatis sa akin. Maraming salamat. God bless.